Pagpuntahan muna natin si Chanel Dominguez sa ating pag-asa weather forecaster, Chanel! Chanel! Good morning, Chanel. Good morning din po sa inyo at good morning din po sa mga taga-pakinig. Parang yung walang natin. Energy naman si Chanel. Ayoko ng ganyan siya. Energy! Introduce natin ang ating pag-asa weather forecaster. Nandito na po si Chanel! Good morning Chanel. Po sa inyo at good morning din po sa mga taga-pakinig po natin. Okay na po ba? Good morning! Okay. Thursday pa lang, Chanel, ha? Hindi pa Friday. Ha? May ano pa, dapat na nga, mga ano ka pa. 70%. Ang battery okay, niya. Oo, oh, ang battery kasi niya. Kasi bagyo po yung re-report ay, bagyo, ko. Ah, akala ko ba umalis na? Bumalik yeah, na naman? Oo no, po. Oh, sige, sige, go. Go, mag-report ka na. Kaya, ayun po. So, update po muna po tayo dito po sa binabantayan po natin bagyong si Julian. Ito po yung may typhoon category pa rin po, pero ito yung bagyang bahagyang humina na ito yung may taglay na lakas na lahangin na lamang na 140 km per hour at pagbugso na 170 km per hour. Ito yung patuloy na kumikilos na mabagal sa direksyon na northeastward. Dahil pa rin dito, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito na lamang sa Batanes. So, nakikita po natin forecast track, possible maglandfall po ito dito sa southwestern portion ng Taiwan this morning or afternoon. And pag ito po yung part na papasok na po siya ulit ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ay mababa naman na po yung chance na po niya na bumalik pa po siya ulit dito sa ating bansa. Pero asahan po natin magkakaroon pa rin siya ng epekto dito sa Batanes, dulot pa rin ng kanyang rain bands. Kaya asahan pa rin po natin may mga malalakas na hangin pa rin at mga pabugso-bugsong pag-ulan dito sa may Batanes dahil pa rin po kay Julian. Dahil din sa trap na ito nito, bagyong Julian, ay asahan po natin makakaranas din na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Easterlies naman or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko ang umiiral dito sa Davao Region, Soccsorgen at Caraguey. Asahan din po natin makakaranas din po sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. For Metro Manila, asahan po natin magiging mainit at maalinsangan po ang ating tanghali hanggang hapon na may taas ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. So ngayon po, meron pa rin tayong gale warning dito sa northern seaboard ng Northern Luzon kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na delikado po mulaot dito sa nasabing seaboard. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Thank you, Chanel! Maraming salamat! Maraming salamat! Yan po si Chanel Dominguez, ang aning Pag-asa Weather Forecaster. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.